Ika-21 ng Agosto, Biyernes. Paggunita kay San Pio Ika-10, Papa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa na tulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito na bubuod ang buong batas at mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo sa tanong ukol sa muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Isa sa mga Pariseo ang agad na nagtanong kay Jesus para siluin siya. Hindi nangimi si Jesus kahit batid niyang tinatanong siya na may masamang layunin. Sa halip na hindi pansinin ang pagtatanong ng Pariseo, sinamantala ni Jesus ang pagkakataon para magturo sa kanila ng katotohanan. Tinanong ng mga Pariseo kay Jesus ang pinakadakilang utos na matatagpuan sa kasulatan. Mahalin mo si Yahweh iyong Diyos. Hinalaw ito ni Jesus mula sa Deuteronomio 6, versikulo 5. Kasunod ng paniniwala na kung totoo ang pag-ibig ng tao sa Diyos, hindi babaliin ng tao ang anumang utos ng Panginoon. Mahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng inyong sarili. Ang linyang ito mula sa Levitico 19, versikulo 18, kung mahal natin ang ating sarili, igagalang natin ang karapatan ng ating kapwa at mamahalin natin sila. Kung maghahari ang pagmamahal, magiging maayos ang lahat ng bagay. Walang sino man na tunay na nagmamahal sa Diyos ang sadyang mananakit sa kapwa. Pagsasagawa. Bilang mga tagasunod ni Jesucristo, kailangang isabuhay natin ang dalawang utos na ito sa iba't ibang paraan sa bawat araw ng ating buhay.